Hello mga paps. Good morning sa inyong lahat. So, nandito pa rin tayo sa loob ng ating kinalalagyan at hindi tayo pa rin makalabas dahil nga dito sa nangyayaring enhanced community quarantine. Hindi kaya effective pa rin hanggang sa ngayon. So, ngayon mga paps, siyempre hindi nga tayo makapag-rides pa, so wala pa tayo. May ba-vlog na masyado. So, mangyayari, usapang motor pa rin tayo ngayon. So, samahan nyo ako. At, parang it's a parang review. Review natin yung aking mot-mot. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga dinagdag ko doon na para sa akin nakakatulong. Kanya-kanya ng preferences niya pagdating sa motor, mga paps. Sa akin lang naman, ma-share kung sakaling okay sa inyo, sa tingin niya yung makakatulong sa inyo. So, yun, parang tip ko sa inyo. At kung ano man yung mga nailagay ko doon, na idagdag ko for my preference sa aking motor, ano mga paps, parang sinisigurado ko sa inyo na talaga nakatulong sa akin at maaari na makatulong sa inyo. Okay, so bago ko magpatuloy yung mga karider, gusto ko nga palang i-shout out ang ating idol, mga idol natin. Siyempre may mga idol tayo dito sa ginagawa natin as a beginner. Meron tayong mas malalaki na nga YouTuber na ating iniidol. Kinukunan natin ang mga kaalaman dito sa ating pinasok na ito na pagbablog. Shout out kay Juning Giro. Yan, idol natin yan, si Juning Giro. At saka si Sweet Red Potato. Sweet Red Potato. Ayan, ang idol natin yan. Get over here! Subscribe kayo mga ka-rider sa kanila dahil marami kayong mapupulot na kaalaman sa kanila. Maraming magagandang kaalaman tungkol sa katulad sa ating mga new YouTuber. Maraming kaalaman na mapupulot. Lalo na dito kay Juning Giro. Napakaraming idea. Sinisigurado ko po sa inyo na talaga pong epektibo at nakakatulong yung mga idea na isinishare ni Juning Giro. Shout out, sir. Shout out po sa inyo. At kay Idol Sweet Red Potato. Napaka humble na tao, napakabait. Maraming salamat sa inyo. At shout out din sa lahat ng ating subscribers. So now today is April 23. Yes, April 23, 2020. So meron na tayong 597 subscribers. Subscriber dito ni New Legod, si Hyperion Rider Vlog. So kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Rider, Hyperion Rider Vlog, yan po yung ating pangalan. At let's ride together, grow together, and explore together. Okay po. Kumusta? Hello. Good morning ulit mga ka-rider. So nandito na tayo sa pinag-gagarehe natin ng ating mutmut. So tingnan na natin kung ano yung sinasabi ko kanina sa inyo na ngayon dinagdag ko na nakakatulong sa akin. Okay. Tara, tingnan natin siya. Oh, 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 oh
rider, yun yung motor ko sa kabila. Tara, punta natin siya. So, una-una mga ka-rider, ang madalas na nagiging problema natin, di ba pag nagbibiyahe tayo ng malayo, yung ating ano, cellphone. Kasi nalulubat eh. Nalulubat tayong cellphone natin. So, yun ang madalas na problema natin. So, bilang rider, na bumibiyahe nga tayo ng malayo, mga ka-rider. So, inisip natin, ginawa natin ang paraan para hindi na tayo nalulubat sa mga susunod na mga biyahe natin. So, ang ginawa natin mga ka-rider, ito. So, nag-install tayo ng itong bagay na ito. Ang tawag dito is voltage meter with cellphone charger. Ayan, mga ka-rider. Ito. So, ito, dual purpose kasi ito eh. Kaya rin ako nagkabit nito, nitong voltmeter, para namumonitor ko yung voltahe ng aking battery. Kasi alam nyo naman mga ka-rider, isa rin yan sa problema. Sa mga long rides, once na nagkaroon ng problema, hindi natin namumonitor yung voltahe natin yung battery. Hindi natin alam na hindi na pala siya nagpa-function ng maayos. So, it is either hindi na siya nagkakarga o dapat nang palitan yung ating battery mismo. Diba? So, super malaking tulong ito, mga kapatid. Tingnan natin. Nakikita ko sa iyo kung paano siya gumagana. So, ayan mga ka-rider. Kung makikita nyo, walang problema sa ignition, sa electric start. One click, under siya. So, ibig sabihin, walang problema sa battery ng ating motor. Mga ka-rider, meron siyang switch. Kung mapapansin ninyo, umaandar na yung makina natin, pero hindi pa siya naka-on. Kasi meron siyang control switch dito sa likod. Ito. Yan. So, i-on natin siya. Kung makikita nyo mga ka-rider, nag-reading siya. So, ayon sa monitor natin, ang voltahe ng ating battery is 14.5, which is very good. Very good dyan mga ka-rider, magandang sinyalis yan na yung ating battery is nasa maayos na condition. So yun. Yun ang advice natin para dual purpose yung mabili ninyo mga ka-rider. Bili kayo ng ganito. Actually, maraming ganito sa market. Maraming disenyo. So, it is range from 200 to 300 pesos. Ito. So, ito lang naman yung napili ko. Maraming disenyo yan, mga kapatid. So, ito lang yung napili kong design. Dalawang outlet for charger ng ating cellphone. Say what? Right. So, kung ayaw mo na naka-register ng ganyan, kapwasya, pwede mo siyang patayin kahit umaandar yung makina mo. Habang tumatagos ka, mga ka-rider, meron niyang kuryente. Pwede ka mag-charge yan. So, diba? So, may takip din siya para hindi nababasa ng kung umulan man, mababasa may takip yan. Yan, rubber yan. So, hindi basta-basta mag-penetrate yung tubig niyan. Ang tubig niyang guguhit lang dito, mga ka-rider, hindi yan papasok doon. Okay? Ayan. So, mga guys. So, para makita nyo na nagpa-function talaga ng maayos yung ating voltmeter na merong charger para sa cellphone natin, ipapakita natin sa inyo kung nagana nga. So, susubukan natin gamitin. Sasaksakan natin siya ng cellphone, mga rider. Sige, tingnan natin. So, ito
yung ating cellphone na gagamitin. Itapo agad. Tapos ito naman yung cord na gagamitin natin pang connecta doon sa ating charger. Ayan. So, pag nag-charge ako mga ka-rider, dito ko nilalagay sa cellphone holder na ito na nakalagay rito, dahil nga intact siya. So hindi siya basta-basta nagalaw pag nandito siya, dahil nakaipit siya between dito. So pag tumatakbo ako, nagcha-charge ako, dito ko nilalagay mga ka-rider, dyan. Tagal makapasok ha. Hey! What happened? Yan. Monster kill. Posisyonin ang ating cellphone. So, dito sa ating connect na natin ang ating cord. Hey! What happened? USB cord. Yan. So, saksak natin. Yan mga dito. So, papaanda rin natin yung ating mutmut. Okay. Ayan. So, subukan na natin mga ka-rider. Ang ating i-on natin yung ating voltmeter, cellphone charger. Ayan. Right up. So, makikita nyo, nag-charge siya. Charging siya. Tapos may choice ka na kung full charge na siya, pwede mong switch off na yung ano, so para matigil na siya at hindi na magkarga, hindi masira yung battery na magkarga. So yun mga ka-rider. Pinag-usapan na, sinasabi natin kanina kung ano yung kahalagahan na dulot nitong voltmeter reader with cellphone charger outlet. Yan. Alam niyo mga ka-rider, isang magandang tulong nito na makakapag-charge tayo ng ating mga camera habang nag-ride tayo. Kasi siyempre gamit na gamit yung ating camera mga ka-rider, di ba? Pag nag-vlog tayo habang tayo ay nasa rides. So, madaling malubat yung ating mga camera. So, napakalaking bagay na meron ka nito, ka-rider. Dahil kahit nasa liblib ka na lugar, makakapag magagamit mo yung iyong camera dahil makakapag-charge ka doon sa ating charger na ito. Diba? So, yan ang kahalagahan ng kahalagahan. Well, at least sa akin ha, proven and tested ko na talaga yan sa aking sarili, dahil yan, more than a year ko na nailagay yan, more than a year na yan nandyan at talagang subok na subok ko na yan. So yun mga ka-rider, so disclaimer natin mga ka-rider ha, hindi ko ina-advise na gawin ninyo yung akin lang sinasabi is base sa aking karanasan bilang rider. Yun. So, sinishare ko sa inyo, baka sakali makatulong din sa inyo kung which ang inyong problema ay similar doon sa akin problema na nasolusyonan ang bagay nito. Okay. Get over here!
So it is for you to decide pa rin mga ka-rider kung ano bang preference ninyo. Kasi siyempre hindi naman tayo maglalagay sa motor, ibig sabihin hindi tayo magdadagdag sa ating motor na hindi naman natin talaga kailangan. Kasi it is a waste of time and waste of money siyempre, di ba mga ka-rider? Okay. Ka-rider. So yun, napag-usapan natin mga ka-rider, napag-usapan natin yung tungkol doon sa voltmeter with cellphone charger. So siguro magtatanong kayo mga ka-rider, kasi siyempre ang pinag-uusapan dyan is yung konektado yan sa ating battery, sa ating wiring. So may mga siyempre magtatanong kung ano bang epekto nito sa ating motor. Overall, siyempre meron din tayong mga ilaw na pinapagana ng battery, lalong-lalo na kung meron tayong mga additional na auxiliary lights. So yun, pag-uusapan din natin yun mga ka-rider. Pag-uusapan din natin kung ano yung epekto niya sa ating motor overall, lalo na sa ating mga ilaw, sa ating wirings overall. So pag-uusapan din natin sa susunod natin na sa susunod na vlog natin mga ka-rider. So see you. Okay, see you again. Sana mag-subscribe kayo kung hindi nyo pa mga ka-rider na pipindot yung ating subscribe button. Mag-subscribe na kayo dito sa inyong likod, Hyperion Rider Vlog, mga kaibigan. Click nyo din ang bell button para ma-update kayo sa mga susunod na video uploads natin. Okay. So, panghuli, nice nating mag-shoutout sa lahat ng ating subscriber, sa almost 600 subscriber natin as of this time. Sana mga ka-rider, mga kapatid, magtulungan tayo, magtulungan tayong lumago sa biyaya ng ating Panginoon. God bless. So ayan mga ka-rider, tapos na tayo sa pinag-usapan natin, usapang motor ngayong araw na ito. So bago magtapos ang vlog natin ngayong araw na ito mga ka-rider, nice muli nating batiin ang ating mga subscriber, mga mahal na subscriber natin. Say what? Ito po tayo ngayong as of this day, April 23, 2020 mga ka-rider. So shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sana sama-sama tayong lumago, lumaki. Get over here! Tawag din, mag-grow. Magsama-sama po tayo. Suportahan po natin ang isa. At maraming salamat po sa inyo mga subscriber ko. At doon sa iba na hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe po sana kayo. Inaanyayahan natin kayo mag-subscribe para mapanood nyo ang susunod natin ng mga uploads. Hyperion Rider Vlog, yan po yung ating mga ka-rider. At muli, shoutout din sa ating idol, kay John Ingiro at kay Sweet Red Potato at maging kay Breeder Hoods. Sir, sa inyo sir, mga sir. Isa kayo sa mga malalaki na sa larangan ng vlogging, sa mga malalaking YouTuber na siya ngayon. So, bilang katulad sa aming mga aspiring pa lang, kami ay humahanga sa inyo. So, maraming salamat sa mga ideya, Mr. Kajun Ingiro. Mga kapatid, mag-subscribe kayo sa kanyang channel dahil marami talaga kayo matututunan doon. Mga ideya kung paano mapapalaki, mapapalago ang inyong channel. At maturuan din kayo kung paano mga diskarte. Si Idol Red Sweet Potato naman, napakabait. Marami rin kayo matututunan sa channel niya. Ang mga diskarte. Saka, yun nga, isang nakakabilib sa Red Sweet Potato ay napaka-humble at napaka-bait na tao. So, muli, makita-kita po tayo mga kapatid sa susunod natin na vlog. Sayonara at God bless.